Upang kahit paano ay kumita sa kabila ng kalamidad ng pagputok ng vulkan, ang mga residente ng bayan ng Taal nagtungo sa Pansipit River upang manghuli ng isda. Inabutan namin ang mga lalaking ito na lumulusong sa ilog upang kumuha ng mga isdang tilapia na nakawala mula sa mga fish cages sa lawa ng Taal. Nakilala namin ang magpinsang sina Romnick at Kevin na lumikas patungo sa bayan ng Buwan. Kabilang sila sa mga nagbabaka sakali na may makuhang isda sa ilog. Ibinebentaan niya nila ang mga huli sa halagang 100 piso ang bawat tuhod. May benta pa. Magkano? 100, siyang ganito, tuhog. Ah. Maliliit lang iba? Oo, maliliit. Pinapakawala namin maliliit. Oo. Malalaki lang po ang aming nahuli. Ano yung mga nakaalapasan? Ah, mga palusdaan. Simulaan nila noong pumutok ang vulkan ay tuloy-tuloy sila sa panguhuli ng isda upang mayroong magastos kahit na nasa evacuation center. Maaga pa lamang ay nasa ilog na ang magpinsan para makahuli ng mga isda. Wala, nakakaya 500, gano'n, 1,000. Sa araw? Sa araw. Araw-araw pupunta kayo dito? Araw-araw. Pag mga alas 2 na, alis na kami. Ang alas pupunta rito? Umaga. Paano hinuli yan? Sa pana, sa mga bangkulong. Ano, naglagay kayo? May panguhuli ho kami. Merong 8 tuhog na pambentang tilapia ang magpinsan at sa tulay, malapit sa kanilang pinanghulihan, ang mga tao ay nag-aabang na para bumili nito. Sa loob lamang ng 5 minuto, naubos na ang isdang paninda na magpinsan at kumita sila ng mahigit 700 piso. Ayon kay Ronelio Magnaye na namili ng isda at isa ring bakwit mula sa bayan ng Lemery, hindi sila natatakot na kumain ng isda galing sa lawa ng Taal. Ito anya ay dahil sa anunsyo na rin ng pamahalaan na ligtas itong kainin. Sinabi nila, safe daw naman. Safe naman, sir. Safe naman. Sabi nila, narinig ko sa safe daw. Di kaya, wala rin naman kami makakain na pangkulan. Kunin namin daw kahit na lang. Si Mang Rogelio, 3 tuhog ang binili sa halagang 270 pesos na kanilang uulamin sa evacuation center. Napadaan lamang anya sila sa lugar matapos magbisita sa kanilang bahay. Napadaan lang kami kasi pagkain kami ng mga babo. Ito yung bangkulong na tinatawag na ginagamit ng mga kababayan natin na nagtungo rito sa may bahagi ng Pansipit River para ipanghuli ng mga isda. Yung mga isda, papasok yan dito. Tapos, kasi may mga pain, yan o. Meron silang pain sa isda. Pag nakapasok, yung mga malalaki, ibinebenta na o kaya naman gagawing ulam. Pero yung maliliit, inilalagay nila sa mga lambat hanggang sa ito ay lumaki. Itong bangkulong na ito, inilalagay yan dito. Diyan, sa gitna ng Pansipit River. At doon nila huhulihin yung mga tilapia o ano mga isda na nakawala doon sa bahagi ng lawa ng Taal. Si Renato Del Mundo naman, ang pamilya ay lumikas din patungo sa bayan ng Buwan. Kumita naman ng 200 pesos sa kanyang panguhuli ng isda. Eh, binibenta po namin, sir. Magkano ang kinita mo kanina? Eh, kumita naman po ako ng 200 piso po ang pagbilan eh. Oo. Anong gagawin mo doon? Ay, siyempre po eh, panggastos po namin. Wala po kaming panggastos. Paliwanag nito, meron silang bangkulong na nilalagyan ng pain na ginagamit upang makahuli ng isda. Meron po kami yung bangkulong na yung bangkulong po. Yung katulad po nito. Yan po ay yung po ang aming panghuli. May lambat sa ilalim yan? Yung pong pinaka... Yung ganito po, sir. Uh-huh. Binubuo po namin to. Ganito po. Ginagawa po namin po yan. Sabi ng aming mga nakausap, araw-araw silang babalik sa Pacific River upang makahuli ng mga isda at kahit paano ay makatulong sa kanilang pamilya. Ito muna anila ang kanilang gagawin para kumita habang hindi pa nakababalik sa normal ang sitwasyon dahil sa pag-aalboroto ng vulkan. Ang mga kabuhayan kasi ng mga ito ay nasa loob ng kanilang bayan na kabilang sa 14-kilometer high-risk zone na idineklara ng FIBOX. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer na Binibenta, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.